mga kwento ni Thelmo. Magandang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Queen. Nasa Riyadh, Saudi Arabia ako ngayon. 30 taong gulang ako. Bali, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang mga karanasan ko noong kabataan ko. Pero bago tayo madako sa pinakakwento, idi-detalye ko muna sa inyo ang mga naranasan ko bago yon. Wala pa akong kamuwang-muwang sa buhay noon. Kumbaga, nasa 1 o 2 taong gulang pa lamang ako. Napapansin na ng mga magulang at ng mga taong nakapaligid sa akin na merong mga pangyayaring hindi maipaliwanag na kung hindi mo mararanasan, iisipin mo na katang-isip lang. Sa edad ko na yon, Sir Seth, ang sabi ng mga magulang ko, pati na sina lolo at lola, merong mga pagkakataon na biglang-bigla na lamang akong nawawala o naglalaho. Yung tipong saglit lang na malingat yung nag-aalaga sa akin, nawawala na ako. Medyo kabado din sila noon dahil talagang matagal ako kumawala. Tapos ito pa, susulpot na lamang ako bigla ng walang nakakapansin kung saan ako galing. Pinatingnan nila ako sa manggagamot noon at ayon dito, meron umano akong tanda o kilala sa tawag na gabay na hindi ko nakikita. Hindi na naggulat ang mga matatanda sa amin. Angkan po kasi talaga ng nanay ko, halos lahat manggagamot at albularyo. Kahit ang nanay ko, isang manghihilot sa lugar namin. Si tita, nagtatawas o nanghihilot din. Siya yung tipong nagtatawas gamit ang plato na merong langis at kandila, kung saan idadarang doon ang apoy at makikita niya ang sanhi ng karamdaman ng isang tao. Ang isa ko pang tita noon na kapatid din ni nanay, nang gagamot naman sa mga nabarang o nasapian na mga masasamang elemento. Yung tatay ko naman, meron din itong karanasan na tungkol sa Berheng Maria, na inalok siya pero hindi niya tinanggap. Kung may oras ako, ibabahagi ko itong karanasan ni tatay. 3 taong gulang ako. Walang kamalayan masyado sa kung ano ang normal at paranormal. Pero nakakapagsalita na ako noon. At kahit pabulol-bulol, nagagawa ko umanong ikwento sa mga magulang ko at sa lolo at lola ko ang mga nakikita kong kakaiba. Merong ninong at ninang ang mga magulang ko noon sa kasal, na ang tawag ko sa kanila, lolo at lola. May-ari ito ng peryahan. Ang mga magulang ko, kasama sa mga nagbabantay doon, tauhan sa perya kumbaga. Merong bagyo nang mangyari ito, kaya hindi sila nakakapag-operate. Bukod sa walang taong gumagala, malakas pang ulan. Ang sabi ni nanay, nagpaalam lang umano ako ng magbabanyo o magbabawas noon. Sa likuran ako ng panambel pumwesto. Yung panambel, yun yung tawag sa tarangkahan o bintana ng peryahan. Sa dulo ito banda. Noong nakapwesto na ako doon, napalingat lang umano saglit si nanay. At yun na, hindi na niya ako nakita. Sa maniwala man kayo o sa hindi, 3 araw akong nawala noon. Halos mabaliw-baliw na sina nanay at tatay sa kakahanap sa akin. At sa 3rd araw, bigla na lamang ako nakita ni lolo na lumitaw sa malaking puno ng mangga. Tuwang-tuwa si lolo noon. Parang wala lang umano sa akin. At ito pa,
Meron akong inabot kay Lolo. Ang sabi ko, bigay ng mga kalaro ko. Isa itong singsing. Nakaipit sa daliri ng pako kasi yun lang ang malaking daliri ko noon. Noong panahon na yun, Sir Seth, 1993 o 1994, na isanla ni Nanay sa halagang 1,700 ang singsing na yon. Sobrang laki ng tulong noong mga ganong taon. 10 piso lang ata yung kilo ng bigas noon. Nasundan pa ito. Isang araw ulit akong nawala. At pagkabalik ko, meron na naman akong daladalang kwintas na may malaking pendant. Umabot naman ito sa 4,000 piso ayon kay Nanay. Pero ano nga ba ang nangyari sa akin noon? Saan ako napadpad? Bakit ako nawala? Ganito. Ito ay base sa pagkakakwento ko sa mga magulang ko noon. Na syempre, 3 taong gulang ako. Hindi ko na maalala ng mabuti ito. Sina Nanay at Tatay ang nagpaalala sa akin ng mga sinabi ko. Ayon sa pagkikwento ko, saglit lang umano akong nawala noon sa pakiramdam ko. Kumbaga, minuto o oras lang. Pero sa mundo natin, 1 hanggang 3 araw na. Napunta ako sa lugar na merong batis at mga bahay na naglalakihan. Mga bulaklak na ubod ng bango. Meron daw mga kabayong lumilipad doon. Taong mga malalaki at mga bata na mas maliit pa sa akin. Mga babaeng magaganda ang kasuotan, pero may nakakatakot na anyo. Mga walang ilong, matulis ang tenga, at kulay berde ang mga mata nila. Meron din umano akong nakitang mga maliliit na tao, pero hindi sila magkakasama sa isang lugar. Depende sa kulay nila. May mga lugar para sa puti, merong mga para sa mga itim. Iba-ibang nilalang ang nakakasalamuha ko. May pula, puti, berde at halo-halo ang kulay ng damit. Maliliit na tao ang naging mga kalaro ko dito. Sabi nila, uuwi din daw ako. Tapos yung mga laro nun, kagaya ng mga laro natin. Habulan, taguan, at kung ano-ano pa. Pero sa mga paglalaro kong yun, yun daw yung tipong hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit ng gutom. Inalok nila ako ng mga prutas noon. Iba-iba. Yung ibang mga prutas, hindi ako pamilyar o hindi ko alam ang tawag. Ang tanging ginalaw at kinain ko lamang noon ay mga mangga at saging. Kabilin-bilinan kasi ni Nanay noon sa akin kahit sa batang edad ko. Dahil sa alam nilang nawawala-wala ako. Huwag na huwag akong kumain ng mga pagkaing hindi ako pamilyar kung sakaling alukin ako. Sabi pa nga umano ng mga kalaro ko, tutulungan nila akong magkapera basta makikipaglaro ako. Yun na siguro ang singsing at kwintas na pinadala nila sa amin. Naging kampante ang mga magulang ko noon, Sir Seth. Hindi katagalan. Parang nakasanayan na rin nila. At sabi naman, huwag daw silang mag-alala gawa ng merong gumagabay sa akin at hinding-hindi ako hahayaan ito na hindi makabalik sa amin ng ligtas. Hanggang sa dumating ang panahon na lumipat na kami ng lugar. 4 na taong gulang. Ganitong edad ako nang pinabinyagan ng mga magulang ko. Takang-taka daw sila dahil noong nasa simbahan na, para binyagan ako. Bigla na naman akong nawala. Ang ninong ko noon na kaibigan ng mga magulang ko, natawagin na lang nating amang. Hinanap ako. At alam niyo kung saan niya ako nakita. Sa bahay namin. Umuwi umano ako ng mag-isa. Ang sabi ko lamang noon sa kanila, kaya ako umuwi,
gawa ng ayoko sa bahay na malaki, sa simbahan. Marami umano akong nakikitang mga kaluluwa doon. Sinubukan pa akong kumbinsihin ni Ninong noon na tao ang mga nasa loob ng simbahan. Pero wala. Naidala ako doon pero nakayuko at nakapikit lang ako. Dahil kapag tumitingin umano ako sa paligid, naninigas ako ng hindi nila alam ang dahilan. Pagkatapos noon, medyo naging magulo na ang estado ng pamilya namin. Palipat-lipat na ako ng tirahan. Paiba-ibang tao ang umaaruga. Merong lolo at lola sa side ni tatay. Minsan sa tita ko sa side ng nanay. Basta kung saan mapapagaan ang sitwasyon. Noong nagsimula na akong mag-aral, madalas na akong iwan kila Lola Edna, ninang ng mga magulang ko sa kasal nila. Dito na ako napalayo sa mga magulang ko dahil ang priority noon, mag-aral ako. Active ako sa school. Maganda yung grado ko. Ang problema, madalas akong nabubuli noon. Nagpapakalbo kasi ako noon dahil sugatin ang ulo ko kaya alam mo naman ang mga bata, tampulan ng tukso. Naging iwas ako sa mga tao noon, pati sa mga magulang ko, nagkaroon ako ng tampo. Ang akala kasi nila, maayos ako sa pamilyang tinitirahan ko. Pero ang totoo, mahigpit din ang mga ito sa akin. Yung konting mali lang, pinapaluhod na ako sa munggo na may libro sa magkabilang kamay habang nakadipa. Yung tipikal na parusa noong kabataan. Ganon. Eto na. Madako na tayo sa pinakakaranasan na ibabahagi ko sa inyo. Na-feature po ang kwento na ito sa isang horror segment sa TV noon. Grade 2 student ako nito. Panghapon ng pasok. Ang eskwelahan namin na yon, yung bandang taas o new building. Mga high school ang nag-uukupa at sa baba, elementary. Sa bandang court, may nakapaligid din na mga kwarto. Science, music, lab, library. May service akong tricycle noon pauwi at papasok. Nasa loob na ako ng eskwelahan noon nang meron akong nasaging bata. Hinintuan ko ito. Babae. Halos magkasing edad ko lang. Basang-basa ito ng tubig, Sir Seth. Umiiyak. Tinanong ko ito kung anong ginagawa niya at bakit hindi pa siya pumapasok. Tsaka bakit basang-basa siya. Basta ang dami kong tanong sa kanya noon. Pero ito, nakayuko lang at iyak ng iyak. Patuloy ko itong inalo. Nang sabihin niya sa akin sa malamig niyang boses na nawawala umano ang bag niya. Magagalit ang magulang niya at tiyak, mapapalo ito. Dahil sa naawa ako, tinulungan ko siya. Nag-ikot-ikot ako sa buong building noon. Umakyat ako sa high school. Doon nag-aaral ang ate ko. Sinabi ko sa kanya na meron lang akong sasamahang kaibigan dahil nawawala nga ang bag nito. Hindi ko kadugo yung ate na ito, Sir Seth. Kabilang siya sa pamilya na kumukupkup sa akin noon. E di ayon, nag-ikot-ikot na kami. Wala akong kamalay-malay na sa paglalakad namin. Napunta kami sa bagong gusali na nire-renovate ang bandang baba. Kunting pagpapaliwanag lang. New building yung tawag dito dahil nire-renovate nga. Pero lumang building talaga ito. May silid doon na merong lumang gate. At ang pagkakaalam ko, may mga lumang kagamitan na nandun. Sako-sakong libro, luma at sirang upuan, mga lamesa, sirang aparador. Basta lahat ng hindi na ginagamit, tinatambak doon. Sinundan ko doon yung bata. Pumasok kami sa bandang bodega na yon.
sa gate na sira-sira. Saktong pagkalusot na pagkalusot ko doon, Sir Seth. Nagulat ako gawa ng madilim dapat ang lugar. Pero bakit ganon? Biglang lumiwanag at nagkaroon ng hardin at mga punong nagtataasan. Tsaka napakaliwanag ng paligid. May mga boses na nagtatawanan, sigawan. Nagtatakbuhan na noong una, hindi ko alam kung saan galing. Talagang nagbago ang paligid noong pumasok kami doon. Hindi ako nakaramdam ng takot. Patuloy kong sinundan ang batang babaeng ito. Naririnig ko pa rin ang manakanakang mga boses. Pinakikiramdaman ko kung saan galing ang mga ito. Hanggang sa walang ano-ano, may lumitaw pa na dalawang lalaki, bata. Sila yung naglalaro ng tagu-taguan. Tawagin na lang natin silang Buboy at Junjun. At yung babaeng sinusundan ko, si Anna. Dito, Sir Seth, para akong nanonood ng telebisyon o palabas. Yung parang nasa loob ka mismo ng mga pangyayari. Nakita kong bit-bit ng Anna na ito, yung bag niya. Kumbaga nakita na yung hinahanap niya. Para itong traveling bag, hinihila-hila. Kahit nagtatago na siya noon sa laro nilang tagu-taguan, dala-dala niya ito. So ayun nga ang senaryo. Naglalaro sila ng tagu-taguan. Noong nakita ni Buboy si Junjun, nataranta itong si Anna. Patalikod itong naglakad at tumatras. Bumangga ang likurang tuhod niya sa isang balon. Mababa lang ang harang ng balon na yon. Singtaas lang ng tuhod ni Anna. Napaupo si Anna dahil doon, habang nakaatras. Dito napaangat ang bag niya na hawak-hawak niya. Hindi niya ito nabitawan at ito ang naunang nahulog sa balon. Nahatak siya ng bag na ito at sumunod siyang nahulog. Nakita ko siyang palubog-lubog noon. Wala akong magawa dahil hindi nila ako nakikita. Ang akala ng kalaro niya noon, umuwi na ito. Siyempre, hindi na siya nakita eh. Yun lang talaga. Bakit hindi siya nagpaalam pero hindi naman talaga nagtaka ang mga batang kalaro niya. Hanggang sa umalis ng mga ito, naghintay ng sundo nila nang hindi nila alam na nalunod na pala itong kalaro nila. Matagal akong napatulala noon, Sir Seth. Naalimpungatan ako nang bigla akong makarinig ng kahul ng aso at kalampagan ng yero. Para akong nagising noon sa mahabang panaginip. Napahanap ako saglit kung saan galing ang kahol. Pero noong tumingin na ako sa bandang harapan, napaatras ako. Paano ba naman? Nasa ibabaw na ako ng harang ng balon. Nakapatong. Konting hakbang na lang. Pwedeng-pwede na akong mahulog. Pagkaatras na pagkaatras ko noon, dito na biglang nagdilim ang paligid ko. Sobrang dilim na kinapa-kapa ko pa ang lugar. Unang nahawakan ko noon, yero. Sa pamamagitan noon, binaybay ko yung daanan ko. Papalayo na ako sa balon na yon, nang bigla na lamang akong makarinig ng mga malalamig na boses. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ito, kung sa lupa ba o sa gilid lang ng tenga ko. Pero malinaw na malinaw sa akin na ang mga boses na yon humihingi ng tulong. Sa sobrang kaba ko noon, lalo kong binilisan ang pagtunton ng daan sa pamamagitan ng yero. Doon ko nakita ang siwang ng gate. At sa siwang ng gate na yon,
nandun yung isang aso na, sa pagkakaalam ko, yung kumakahol sa akin. Nang malaman ng asong ito na nakatitig na ako sa kanya, tumakbo na ito palabas ng gate. Merong nag-udyok sa akin noon na sundan ang asong ito. At pagkalagpas na pagkalagpas ko doon sa siwang na yon, napahinto ako saglit. Dito ko na napansin na madilim na talaga ang buong kapaligiran. Ibig sabihin, gabi na. Ginabi ako sa lugar na yon nang hindi ko namamalayan. Walang katao-tao maliban sa akin. Yung asong sinusundan ko noon, sumuot ito doon sa maliit na butas. Sinundan ko ito. Ito yung lagusan o daanan namin kapag gusto naming bumili ng pagkain sa labas ng eskwelahan. Doon kami tumatakas. Labas-masok. Mas mura kasi ang tinda doon kaysa sa kantin. Wala nang kahit anong sasakyan sa paligid noon. Kahit ang sundo ko na tricycle, wala. Malayo-layo din kapag nilakad ito. Aabutin ako ng 40 minutes hanggang isang oras kung ganoon. Hindi katulad ng kapag naka-tricycle ako. Mga 10 minuto lang nakauwi na ako. Noong mga panahon din na yon, pinaghahanap na din pala ako ng mga nag-aalaga sa akin. Pumunta sila sa barangay. Hinanap ako kung saan-saan. Nang makarating ako sa bahay, walang katao-tao. Lakang pintuan. Siyempre pinaghahanap nila ako. Naghintay ako sa labas ng pinto. Doon nila ako naabutang nakatulog sa pintuan na yon. Sobrang galit na galit ang kuya ko noon, yung isa pang anak ng nag-aalaga sa akin. Napalo niya ako. Meron daw kasing nagsabing nagkatingklas ako at paikot-ikot lang sa buong building. Tinatawag ako pero hindi nakikinig at dire-diretso lang sa paglalakad na para bang wala sa ulirat. Hindi din ako nahanap ni ate noon. Yung pinagpaalaman ko na maghahanap lang kami ng bag. Bali natulog ako noon na masama ang pakiramdam ko. Sumunod na araw, galit ang inalmusal sa akin. Pinaluhod ako sa munggo na merong libro sa kamay. Paulit-ulit kong pinapaliwanag sa kanila noon na sinamahan ko nga ang batang nagngangalang Ana. Pero talagang sa mga nakakakita sa akin noon, wala silang nakitang may kasama ako. Kaya ang labas, nagmukha akong sinungaling. Matapos ang pagpaparusa sa akin, maayos naman akong kumain. Pagdating ng hapon, dito na. Hindi na nila mapaliwanag. Bigla na lamang akong nagdidiliryo. Hindi ako madala-dala sa ospital noon kasi nga 'di ba pinalo ako ni Kuya. So meron pa akong latay sa katawan. Natakot si Kuya. Pinainom nila ako ng gamot saka pinagpahinga. Kinagabihan noon, napanaginipan ko ulit sila. Ang tatlong batang nakita ko. Nagmamakaawa ang mga ito. Tulungan ko daw sila. Tatlong magkakasunod na gabing ganun palagi ang napapanaginipan ko. At dahil sa hindi ako gumagaling, nangangayayat at hindi makatulog ng maayos. Gawa nang sa tuwing pipikit ako, sila na lang lagi ang nakikita ko. Pinasya ng kuya ko na ipaalbularyo o ipagamot ako noon. Dito, nakumpirma ng manggagamot na merong mga kaluluwang gumagambala sa akin. Humihingi ng tulong ang mga ito sa pamamagitan ko. Sa tulong ng magaling na manggagamot na yon, nakipag-usap siya dito. Nalaman namin na halos isang dekada na palang nawawala ang tatlong bata. Yung babae, 15 taong gulang. Yung isang lalaki, 14. At 12 naman ang isa pa. Eto pa, Sir Seth.
Nauna ngang nahulog ang babae doon sa balon, kagaya ng nakita ko. Pero pagkatapos ng isang taon, mula nang mawala ang babae at walang nakakaalam na andun ito sa balon, yung isang kalaro niya namang lalaki ang nawala. At yung huling bata, yung pangatlo, na-confine daw muna ito sa ospital sa sakit na malaria. Pero bigla na lamang umanong tumakas at hindi na rin nahanap. Hindi ko alam kung matatakot ako o malulungkot noon. Pero ayon sa albularyo, kusang tumalon ang dalawang batang lalaki doon sa balon. Hanggang sa dahil hindi na ito nagagamit at bigla na lang umaalingasaw o bumaho ang tubig nito. Naging makalawang ang kulay. Nagdesisyon ng mga taga roon na takpan na lamang ito. At ito rin ang naging rason kung bakit hindi na sila nahanap at tuluyan nang nakulong ang katawan at kaluluwa nila sa balon na yon. Dagdag pa ng manggagamot, humihingi sila ng tulong sa akin dahil ako ang may kakayahan na makakita sa kanila. Nilalamig umano sila doon, nagugutom. Pero ang nakakahilakbot sa lahat, gusto ng tatlong ito, nasamahan ko sila doon. Sa ikalimang araw matapos akong ipagamot, umayos ng pakiramdam ko. Dito na rin sinimulan ang paghahanap sa tatlong nawawalang bata. Naituro ko ang lugar. Nang halungkatin nila ang balon na yon, merong mga nakuhang buto doon. At ito pa, hindi ko mapaliwanag pero hindi na rin nahirapan ang mga naghukay sa mga buto kung kani-kanino sa mga bata ang nagmamay-ari noon. Siyempre, nagkakahalo-halo na, diba? Sa maniwala man kayo o sa hindi, ako mismo ang nagturo at inisa-isa ko kung sino ang nagmamay-ari nito. Ipinaghiwa-hiwalay naman ang tatlo na yon. Ang sabi nga ng albularyo, yun ang paraan nila sa pamamagitan ko na makauwi at makatawid sa pupuntahan nila. Sobrang pahirap at bangungot sa akin sa murang edad ko yon. Nailibing sila ng maayos. Medyo nabunutan ako ng tinik noon dahil pwedeng dalawa kasi ang mangyari noong panahon na yon kung hindi ito naagapan. It's either yun nga, natulungan ko silang manahimik o maging kabilang ako sa kanila. Kumalat ang nangyari na yon. At matapos yon, buong-buo na tinabunan ang balon. Nirenovate ang paligid ng mabilisan at tinanggal lahat ng lumang nakatambak doon. Kahit papano, nagpasalamat din ako sa nangyari. Gumaan kasi yung pakikitungo ng mga tao sa tinitirahan ko. Hindi na ako pinapalo. Lalo na nung nalaman nila na totoo pala ang abilidad ko na ito at hindi ako nagsisinungaling sa mga naranasan ko. Although, may mga panahon na sinisigawan ako pero hindi na ako pinagbubuhatan ng kamay. Hanggang dito na lang muna, Sir Seth. Kung meron pang pagkakataon, ibabahagi ko yung mga ibang karanasan namin. Muli, ako si Queen ng Saudi Arabia. Maraming salamat mga kagiliw sa paikinig. Madako naman tayo sa shoutout request, na nakakot pa. Sa mga gusto magpa-shoutout, ay message nyo ako sa social media na media na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request by a comment section para iwas tampuhan dahil hindi natin siya in-acknowledge. Okay, unahin ko na yung members natin na nagsa-celebrate ng month sa rin nila. Happy 5 months, CM, at happy 6 months, Ian Guevara.
Maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa mga nag-message sa atin, sina Timmy Bailon, hello sa iyo sir. Kay Berlinda Salonga, senpai, pa-shoutout sa senpai ko po na si Jerlyn Balesteros at kay Maureen Mahali Baltasar at ako na rin po. Mga proud farmer po dito sa Fukuoka, Japan. Salamat po sa atin sa summer. Thank you, Ma'am Berlinda. Ingat po kayo dyan. Next is from Bianca Orot na pinapa-shoutout yung asawa at mga anak niya. Bianca, Rowell, Kael, at Savin po. Thank you, Ma'am Bianca. Ingat po. And next is Mia Manzano Dianco from Romblon. Hello sa'yo. And last but not the least, from Richard Solibio. Good day, Sir Seth. Pwede po bang magpabati sa asawa kong si Geraldine Solibio ng Bacolod City? Happy 8th wedding anniversary, March 27. Sana po mapansin nyo ito. Solid listener nyo po kami since 2009. God bless po in our power sa inyo. Salamat, sir. Happy anniversary sa inyo. Wow, ang tagal. Sobrang ano na. Solid. Sana patuloy ang blessing sa anniversary nyo. Ay, maraming salamat. Ayun lang mga kagiliw. Maraming salamat sa inyo. Happy weekend.